Samantala, kanya-kanyang inspirasyon naman ang mga gumagawa ng parol ngayong simula na ho ang mahabang selebrasyon ng Paskong Pinoy. Isa nga sa mga mabentang parol ang Duterte Lantern. Balitang hatid ni Susan Enriquez. Ang pagpasok ng Bear Month, hudyat ng pagsisimula ng mahabang selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas. At sa Pampanga na tinaguri ang Christmas capital ng bansa, ramdam na ang kapaskuhan sa mga paggawaan ng parol. Ang kilalang parol maker ng probinsya na si Mang Roland, ipinakita pa kung paano raw napapasayaw sa tugtog ang kanilang mga parol. Sa musical box, notes ang lumalabas, sounds, but dito, lights. Sa dami ng disenyo, ang Duterte Lantern daw ang pinakamabenta ngayon. Nakita namin kasi yung ano ni presidente natin na may plug siya dun sa barong niya. Doon na ano itong design nito. Nagbahagi pa siya ng sikreto sa paggawa nila ng magaganda at makukulay na palamuti. Pag di-design ka, magpapatugtog ka muna ng Pamasko. Ang Christmas spirit, hindi mo mapipigilan yan eh. Yan ang kagandaan sa mga Pilipino. Sa paggawaan naman ni Mang Arnel, iba ang pinanghuhugutan ng inspirasyon. Yung paggawa namin parol, pag nag-umpisa kami, parang reunion na rin ng family. Bukod sa mga parol, ipinagmamalaki rin ng mga kapampangan ang pagkaing tuwing Pasko lang daw matitikman. Itong panara, mahirap gawin niya. Yung effort mo, yung lahat mo, tapos kakainin mo, napakasarap. Parang gusto mong pamigay, gusto mong patikim sa lahat kasi pinaghirapan mo. Nagsimula na rin ihilera sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Malolos, Bulacan ang mga panindang parol. Mula sa maliliit hanggang sa malalaki, tiyak daw na mapapalingungkat, mapapangiti. Gawa sa coffee shells ang karamihan sa mga ito. Payo ng ilang vendor, habang maaga, bumili na para mas makamura. Susan Enriquez, GMA News.